Good morning mga Karos, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po ng Martes ngayon, January 9. So ipagpapatuloy natin yung project natin dito. Bali, nag-switch na nga po pala tayo ng mga kasama. So yung ibang mga nagtrabaho dito, malilipat na po uli sa Phase 4. Tapos yung iba doon sa Phase 4, nagtatrabaho po dito sa bagong project natin sa Phase 1. Ito mga Karos, ipagpapatuloy din natin yung mga nasimula na finishing jobs dito sa Phase 4, yung third project natin. Installation po ng tiles para naman po dito sa fourth project natin. Tapos magkakaroon po ng konting demolition na po doon dahil yung isang kasama natin na bakante na. Then si Kuya Jun, nagpaalam na, bali on call na lang po siya kung kailan po siya kailangan po dito. Tsaka kung kailan po siya papayagan po ng kanyang, ng kanyang boss doon sa dati niyang pinapasukan. So overall paint pa rin at tsaka general cleaning na doon sa second project. Ito mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. And enjoy watching po. Tara! Okay, bati tayo sa mga kasama natin dito. Ayan, may hollow blocks, buhangin, graba. Alalay tayo dyan. Tapos may order tayo na coconut lumber para sa pamorma dito na gagamitin. Kaso nga lang, hindi dumating. Ayan, si Kuya Richard nandito. Good morning! Si Kuya Richard. Tapos ito, medyo critical pa kami rito dahil yun nga, may mga naghahakot. Medyo mapili ho kasi hindi pa ma-priority ito dahil nga yung location. So, pero napag-usapan na namin nung maghahakot na pinapaano natin ito talaga kailangan na kailangan. Nakakaya po kasi sa ibang nakatira dito. Yan lang naman ang pag-inner . Mahirap din pong mahanap ng services para sana sa ganito. Pero kapag kawalang-wala na talaga, pagtutulong-tulungan na lang po namin yan para madala doon sa dulo. Nandito si Adonis. Good morning. Ayan, good morning Adonis. Morning. Bali ang trabaho dito, ganun pa rin, asintada. Tsaka asintada, puro asintada. Ay, si Master Jojo. Hi, good morning. Tam, morning. Good morning. Hindi na masakit ulo mo, Tam. Aba, ano ba ginawa mo? Nasobrahan ka ata. Nasobrahan ka ata eh. Saan? Red horse. Okay, okay. Ayan, asintada. Buhos asintada project namin kahapon, yung assignment namin. Buhos asintada to. Tapos, ngayon puro asintada hanggang sa mabot namin yung level. Level ng poste. Kalahating poste muna. Yan, bali ang asintada na yan naabot ng 6 to 7 layer pagka D4. Pagka D5, pwede natin paabutin hanggang G's. Hanggang 10 layer. Pero pag D6 yan, pwede masagad na agad. Ayan, natambak pa namin to. Ayan, lilinisin din namin. Tama, may Sahara na to, tama. Ayan, Sahara. Yan, okay na po muna kami dito. Pagpapatuloy na lang po nilang tatlo rito. Okay. Sige. Daan muna tayo rito sa hardware sa may Bagtas. Yan, bibili lang tayo ng drawer guide sa ginagawa ni Master Jojo ng mga finishing carpentry. Galing, nauna tayo. Mukhang maganda almasal mo. Binili saan? 1, 2, 3, 4. 440, sir. Sige, sige. Klase pa natin. Hindi na, ganyan. Okay na yun. Sige, sige. Simba ay ganun! Yan, mamili tayong drawer guide. 30 cm lang to. Or 1 feet. 4 na piraso. Tara. Dito na tayo. Ito yung ating mga kasama pa rito. Nandito si Bilo. Good morning, Lord. Good morning. Saka si Louie. Good morning. Good morning. Ayan, pinagpapatuloy po nila yung installation ng gate. Tapos ito naman po kahapon. Ito yung ating fence grills. Yung design niya. Bali, dadaling ko na rito yung tubular hinges para maikalit. Itutuloy lang po yung installation ng 1x2 na tubular dito sa ating framing. May dadaan na sasakyan. Tapos dito naman po sa ating fence flooring, yung installation ng 40x40 na tiles. Yan, tinutuloy na ni Louie yan. Yan. May floor drainage tayo, bandaran. Drawer guide para sa finishing carpentry. Bali, may apat na drawer po to. Dito sa TV cabinet at saka rito sa bar counter. Yan, meron tong drawer guide. Apat na drawer. Dalawa rito, dalawa rin to sa kabila.
Yung mga tiles materials nga pala na binili ko kahapon, ito yan na kukunin na lang po natin kasi pagpunta namin po doon sa site, nakauwi na yung mga tropa. Saka yung pintuan nandito. Pintuan, ayan oh. Dito yung pintuan. Ay lilipat na lang po natin yan doon. Ayan mga karos, dito tayo sa port project namin sa may dulo ng Lumina. So dito si Ricky, si Jamil at saka si Kuya Boy ang nandito ngayon. Ay pagpapatuloy po rito yung installation ng tiles. Yan, may iwan na po yan kay Ricky. Ayan ah, deco stone. Wow, paganda na ng paganda. Bali dito mga karos, pati ito may installation ng tiles yan. Yung inabang po namin na footstep dito. Yan, mapapasama na po yan dito sa floor area ng fence. Eh si Ricky, good morning muna Ricky. Good morning. Yan, pabati naman kay Sir Cloud dyan. Isa lang. Good morning Sir Cloud. You know? Wala lang Merry Christmas ah. Wala, tatapos. Tapos na eh. Eh si Kuya Boy, good morning po. Good morning. Yeah, good morning. Bali, may kailangan si Kuya Boy dito, yung mga utility box at saka junction. Yan, mag-start na po siya. Dito sa wiring. Tapos lipat ano rin po ito. Lipat breaker din. Jamil, good morning! Good morning! Ayan, dito naman si Jamil. Ayan, bali, nililipat ni Jamil yung mga, ano, cemento at saka adhesive. Bali, titibagin na nga po ito. Ayan, kasi close na po dun sa likod. Ayan, pwede na po. Ayan, pagtutulungan po muna namin ito para mabilis lang. Okay na tayo rito sa hardware. Ayan yung mga utility box at saka junction. Ayan, bumili na rin tayo electrical tape. Tara. Ayan. Tapos dito, nag-uumpisa na si Jamil. Titibag na. Mil, marami pa kayong tubig? Marami pa. Wala na. Iwan na lang ako ng pambili ha. Okay. Mini-mini-mini-mini mo. Mabusisi po itong pag-install nito. And dito nag-umpisa naman si Kuya Bol Maga. Sinsil muna. Hindi pala basta-basta ang pagkakabit niya, no? Ano, hanapan mo rin siya ng babagay pati ano. Kasi hindi, one thing, mahuhuli yung elevation niya talaga eh. Oo. Kailangan lang alalayan mo siya huwag lalaki. Oo, tama. Hasa-hasa. Ay, matrabaho. Pero ang resulta, maganda, no? Maganda. Yan ang resulta. Madali naman, kabitan ng kabit boss. Kaso, may tendency na ito yung mga kaso. Oo, tama. Ito nga, oh, medyo maganda nga yung pagkakano. Puro masikip. Dito naman tayo mga Karaw House. Ito yung mga nagawa nila kahapon, ha? Ang papainal na lang ni Kuya Dindo to. Nakapag-segregate na rin ang gamit dito si Kuya Dindo. Ay, si Kuya Dindo, good morning po Kuya. Good morning! Kuya, wala si ano, Kuya Jun. Pabalik na lang na. Pabalik na lang daw siya. Pagkadali niya yung ginagawa niya rin, boss. Oo. Halos tapos naman na kasi din sila, Kuya Jun. Ngayon po yung ano, yung gawa dito. Retouch na lang po yan. Tapos si Kuya Dindo naman dito, retouch and general cleaning. Yan yung gagawin niyang trabaho dito. Wow, linis-linis na pala rito. Linis. Yan yung cabinet. Yan. Pinasok na po nila sa pintuan. So, okay na. Request pa ako, sir. Alin, Kuya? Request pa ako sa QDE. Kailangan natin guhitan ito. Okay. Oh, kasi dahil sa spray, okay, eh, no? Kung ma... Ito na lang, pero boss, okay na.
Ilang litro? 1 litro lang ba? 1 litro, sige. Para dito na lang. Na puti. Ayan, magpahabol tayo. Kailangan talaga yun. Ilamas lang na kuya na. Something retouch. Kailangan talaga na retouching na ako kasi tayo. Tapos dito, babalikan na lang nila master. Bata nga po ito. Tsaka yun dito. Retouching. Bali, tin shop gray. Ilamos. Ilamos. Ayan. Final na po yan. Final na. Kuya, ihatid ko na lang po ha. Sir, tumahan nyo na rin sa kahit isang bottom thinner lang. Isang paint thinner ba? Oo. Paint thinner. Sige, sige. Yung mga kornisa na dapat ikabit dito, yan paikot, ihahabol na lang po. So, tinitingnan pa namin kung ano kami ng overtime. Yan, kung okay sa mga kasama namin, yung overtime na lang po yung mga installation dito. Yan, para hindi na po sumabay sa araw-araw namin trabaho. Yan, malapit na matapos tong bahay ni Mama. Ano nga pala, parang window blinds ata ang ano rito. Ang pipiliin sa mga bintana, kaya pasusukatan natin to kay Sir Ricky pa. Kailangan ma-actualan ni Sir Ricky yung pagpunta dito pagka nagsukat siya para makapag-suggest ng kulay. Alam ko may mga kulay ng tela ng window blinds itong sa ginawa namin dito. Para bagay na bagay. Bagay na bagay sa motif color. Ayan, bibiling ko lang yung additional ni Kuya Dindo rito. Bali, quick try namin lang ay 1 litro. At saka isang bote na. May kamit na yung Master Jojo yung clubbing nila. Oo. Tsaka magbalik ko na rin yung Yung mga pintuan. Pintuan, sir. Sige. Tara. Bali, palabas na sana tayo. Kaso nga lang, nakasalubong natin yung delivery natin na tiles ngayong araw na to. Yan, maganda na rin kasi maaga dumating. Bali, yung tiles na delivery para po sa flooring ng floor area sa interior at saka dito sa flooring ng fence hanggang corner exterior. Yan, yung binili namin ni Mrs. kahapon. Good morning, Kuya. Lahat lang po ba ng dala nyo yan sa amin? Ayun oh. Ayun yung tiles 40x40 tapos 60x60 naman dun sa flooring. Sa interior. Receive muna natin. Basta. Salamat. Thank you. Thank you ha. Salamat. Yeah. Okay, dito tayo sa hardware. Yeah, bumili na tayo ng aluminum ducting para sa rain shoot. Sa ginagawa ni Kuya Dindo. Tapos ito na yung quick dry enamel at saka paint thinner. Yun, may additional pa tayo din na mga bibiling pa pero malapit nang matapos. Yan, 270 and 150. Tara. Yan, nakabalik na ulit tayo rito. Ito yung binili natin paint thinner at saka additional na quick dry enamel. Tapos ito, kumpara sa rain shoot dito. Sinukata na rin po natin yung ilaw dito para sa T5 bulb light sa overhead. Pag nagawin tayo ng olum, yan, isasabay na natin, bibili na rin natin. Ayan na yung mga nagawa ni Bilog doon sa gate halos buo na fence grills. Ayan, tapos yung extension dito sa harapan. Ayan, extension dito. Bali, una namin ginawa rito sa gilid yung sa sidings, yung pinaka framing niya. Naglagay pa kami ng konting extension ng bakal para hindi naman masyado nakausli po yung ating yung dito, yung gilid. Kasi pag kinobera ng polycarbonate, parang may kulang. Yan, madadamay na po sa polycarbonate po yan. Yan, may sidings po kasi may takip, may cover.
Bumili tayo ng bakal kanina. Ito yung pinuputol sa hardware. Yan. Ito na rin yung gagamitin namin pang handle. Tapos dadagdagan namin yung sa may window dyan. Pinadadagdagan din ni client owner. May dala na tayo rito yung ating tubular hinges. Heavy duty. Yan yung pitsura nyan. Log, dito ka na lang ha. Yan. Yan din, dala rin natin yung water heater na gagamitin dito. Yan, may extra tiles pa ako nadala doon sa gagamitin ni Ricky. Ayan na yung ating bar counter. You know, nabanggit ko kahapon, open shelves to. Kasi yung likod nyan, wala naman na pong gamit, sayang. Kaya naglagay po kami dito para mapapakinabangan din naman po. Tapos ito, wall-floated panel na lang. Pabila. Mapapansin nyo lang po rito sa unit na to, yung inner na to, medyo matrabaho itong inner na unit. Nung sa ginawa pa lang namin itong back extension dito, yan na mabusisi na dahil buhos po yung paikot nito, yung 1 meter. Ito, maganda naman pagka natapos sulit. Marami nga lang details, matrabaho lang. Ang hindi lang namin gagawin dito, closet. Wala siyang closet dito. Pero may TV cabinet. Halos kompleto na rin. Sa tiles, ganun din. Mga poste. Wee, wala ba tayong kulang dyan? Sakto lang? Tiles mo? Dalawang, isang box pa ito. Isang box pa, no? Sakto na siguro yan. Zero na lang eh. Sakto na. Dito plantilya na ng gate. Ayan, paplantilya na. Sa gate na ganito, single, ito na yung pinaka-maximum na ginagawa namin. Kulang-kulang isang metro. Para pag opening, hindi naman lalagpas dito sa gutter. Baka kasi pag binuksan yung pabukas, baka may dumaan ng motor, matamaan na po nung, ng gate. Kaya may tamang laki lang yan. Kung saan pwedeng ipasok yung mga supa, yung cabinet, yung ref, washing machine, basta yung mga malalaking pwedeng ipasok sa bahay. Ito naman, masyadong tutok naman po yung gate natin dun sa main door, kaya hindi na po mahihirapan magpasok ng mga gamit. Dire-diretso na. Yun lang yung advantage niyan, pero disadvantage sa mga paniniwala na may malas daw yung yung harapan. So depende na sa mga nagpapagawa. Balito mga karos, kakatapos na po natin na mananghalian. Ito, lalabas tayo, papasama tayo kay Mrs. Yan, happy birthday nga pala kay Renz Andre. Ayan, Renz Andre, yan, God bless. More birthdays to come pa. Yan, bali, papasama tayo kay Mrs. Bibilan lang po natin ng cake yung bata. Tapos, isasabay na rin po natin yung pagpunta po ng tile center. May kukunin lang po tayo na sukat na wall-floated panel. Sayang nga lang, hindi pa nakakapili si client owner para diretso na po natin sana bilhin. Pero since ginagawa na po kasi mga finishing carpentry doon sa third project natin, kailangan po natin makuha yung mga sukat muna. So, okay lang naman yung kahit wala pa, pero mas maganda yung actual may on-hand na materialis. Ito, shoutout muna kay Sir Gisbert Junio. Yan, God bless po sa inyo dyan. Ingat po palagi. Shoutout kay Sir Benedict ng Bulacan. Benedict de Guzman. Yan, shoutout sa inyo, God bless. Also, shoutout din kay Ma'am Jessica Ventininho. Ma'am, yung tanong nyo po, ito, naka-flash sa screen. Kailangan po mas maganda, meron po tayong CHB laying paikot. Mas maganda pa rin po kasi Ma'am Jessica na meron pong asintada paikot yung inyong back extension. Dito po kasi sasandal yung ating mga metal trusses na ilalagay nyo po para sa pagpapakuha ng bubong. Dito rin po sasandal yung mga flashing natin at dito rin po sasandal yung ating gutter. So mas maigi, meron po tayo nito. Siyempre para may privacy po tayo kasi kapag ganun po yung setup, maraming bawal po, hindi po natin pwedeng butasan yung mga pader po ng ating mga kapitbahay. So sana nakatulong po yung sinagot ko sa inyong mga katanungan. Hindi po natin na-evaluate lahat o nasagot lahat. Sana malaking tulong. Yan, God bless po. Bali ito mga karos, lalabas lang kami. Then magbibigay po tayo ng update para po dito sa mga project na sinisimula natin. Tsaka dito sa ongoing.
Let's go. Ito lang pre, yung pare-pareha ba lapad nito? Pare-pareha lang naman, no? Sige, sukatin mo dito. Ilan pre? 16.5? Pagdugtongin nga natin pre. Mas maganda yung dugtong. Para malaman natin actual na sukat. Ayan, dugtong na yan. Sige pre. Di ba na rito? 32? Ayan, 32. 32.5. 32.3. Oh, 32.3. Ayan, ito yung mga panel na sukat. Sige pre, thank you. Matamlay si Abby. O, hindi ka pa nananghalian, B, ha? Tapos na, thank you, ha? Surprise, salamat. Ito, additional na half by one. Edging, o liston, o barate, ha, tawag dito. Na para doon sa ginagawang finishing carpentry ni Master Jojo. Yeah, kasama natin si Mrs. Let's go. Let's go. Dadaan naman kami ng... Saan tayo? All home. Sa all home tayo. Tara. Wow, daming ilaw ah. Talaga nakabukas to lagi. Ito, bumili naman ako ng T5. Ito yung sinukatan ko kanina doon sa ginagawa ni Kuya Dindo. Bali, dalawang 3-feet. At saka isang 4-feet. Yeah, medyo mahaba po kasi yung kitchen na aluminum cabinet. Okay na kami sa all home. Para kanina yung cake? Cake? Para kay Kuya Andre. Ayun ah. Happy birthday kay Kuya Andre uli. Ayan, mimili kami ng cake dito sa all home. Itong mga ilaw, para dito sa ginagawa ni Kuya Dindo, yung overhead cabinet ng aluminum kitchen. Tapos dito sa bahay ni Sir Cloud, unti-unti ko na minibila ng ilaw. Kasi medyo madilim na dun eh. Just in case na mag-install ng ceiling, ayun, may gagamitin na. Malaki yung cake ah. Ayun ah. Pakantayin mo si Chanel ha. Tara. Ayan, liston. Yung edging, o barate ha. Oh, yan, ganyan na ganyan. Yan, merienda muna. Yan, sakto nagme-merienda sila. Tapos sa naikabit na yung ating tubular hinges. Ayan yung ating gate. Ayan, barrel bolt. Yan, wala na po siya sa pang-ilalim kasi single door lang naman. Hop. Yan. Yan, additional edging. Yan, 5 piraso lang muna. Ito na yung ating bar counter. Tapos meron po yung drawer dito. Yan, bali dalawang drawer lang. Ito para sa cutlery tray. So naubusan na ho kasi kami ng rito space. Maliit lang po ito. Ito yata yung isa sa maliit na kusina. Maliit lang po siya. Gano pa kasi tayo. Mag-save pa tayo para sa bar counter. Hindi kagaya nung gawa namin doon. Isang lang siya. Isang straight lang. Bali, umabot pa yata yun hanggang dito. Ayan, kahit pa paano. Ayan, bali, yung pinaka-pinto na lang nito. Ayan, installation ng tiles. Tubular hinges. Yan naman yung update natin. Tapos sa dito, kornisa. Yan na lang, yung mga kulang pa rito. Kornisa. And sa pinaka bar. Ayaw ni sir na wine rack. Yung may mga design ng wine rack. Pero sabi ko, sayang naman yung space. Ano na lang to? Shelves na lang. Kahit isang layer lang, shelves. Tapos dito, TV cabinet. Yan para pagka... Bago pumesto yung mga pintor dito, dire-diretso na gawa nila. Kompleto na. Tapos ito yung polycarbonate. Asikasuhin na rin natin. Kabilaan. Pati yung downspout dyan, no?
bago kami lumipat ng Mama Mercy. Oo. Para ano na, no? Kompleto na lahat. Jog, atlaan mo na nga to. Para hindi mo mamartilyohin. Ito. Itong poste. Ito kasi kapag ka nilapat mo rito yung tubo, naka-nosing kasi ito. Ito gagatlaan. Para maganda yung pagkakalagay. Downspout. Doon tayo sa kabila. Tara. Ayan, update na rin tayo rito. Katapos na mag-merienda si Jamil, oh. Ha, akala ko nag-off tayo eh. Ako di lang kinabutan, ha. Advance pala to. Advance yung rilan ni Ricky. 10 minutes. Ay, kaya pala. Eh, si Jamil, oh. Bulalo. Ano, sakto naman, Ricky. Kasya, yun, oh. Diba? Abulan ko na lang itong maliliit, oh. Sige, sige, sige. Anin ko muna yung buo. Ganda na. Ayan na. Tapos dito si Kuya Boy. Ayan na. Dito ko po. Lahat ang buko. Hindi kala tayo dyan. Bali, AC no? Aircon at saka CCTV camera. Ayun, outlet. Ayan na. And dito si ano. Si Jamil naman yung ginawa niya dito. Sige, may pahinama na. Ayan. Ito yung demolish. Tapos nilinis na rin. Ayan. Unti na lang naman to. Ito na lang yung mga titibagin dito. Ayan. Yung toilet and bathroom din sa ginagawa namin dyan sa third project. Parang ganito lang din laki nun. Ayan. Pati yung setup. Naiiba lang kasi pag nagkakaroon ng bar counter. Yan, nasasakop pa ho kasi ito, itong kapiraso na ito. Yan, sayang din po kasi yan sa layout tsaka sa sukat ng layout. Yan, para ma-maximize natin yung mga lagayan. Hindi na ganun kainit dito. Nanahan na kasi yung yero, pero dito medyo mainit pa. Wala pang insulation. Eh, tinabag ni Jamil Baboy. Insulation. Demolition din. MMDA. Ah, ganun pa rin. Tapos ito, kwarto pala yan. Ito kwarto dito. Eh, ito nga lang, may iba, may bar counter. Bali, isang kwarto lang. Oo, isang kwarto lang. Hindi, bali, dalawa. Ito, oh, ito pa. Oh, yeah, kakwartoan din yan. Saan ang pinakasala niyo? Ito. Yan, living space. Eh, maayos naman yung ano niya, yung yero niya. Yung bandang dito lang may tupi. Lubog-lubog. Oh, lubog. Manipis na. Sa bagay, maano naman yan. Maayos naman yan kapag ano na, repair and maintenance. Parang baba ng ceiling nila. Oh, mababa dito, talaga. Oh. Lahat naman eh. Mababa. Pero kung tataasan mo pa yung haligi, yung firewall, tataas pa yung ano, ceiling. Pang mga height lang ni Jamil. Pang height lang ni Jamil. Yan, nakakonforme kasi tayo sa trusses. Sa trusses na mga naka-install. Ay, diyan tayo nakakonforme. Pwesto padre. Sayang, so, merienda muna si Jamil. Nag-merienda na rin kaya, Ricky? Uh-huh. Tapos na? Ha? Ano? Huwag pagkabin, di ko sabi. Yan ang installation ng tiles, oh. Halos sa matatapos na. Dito. Ang ganda po nito kapag sa ano, pagka natapos, lalo na yung grills, may bubong na, tapos may kisame. Kasi yung ano rito, yung ceiling dito may kisame po yan, paikot hanggang dito. Yan na. Tapos ito yung mga pinagtibagan ni Jamil. Tapos may bakal pa tayo rito para po to sa ano, sa slab ng kitchen. Ano, Ricky? Ipapahilera ko na lang to dito bago kayo umuwi. Yung bakal. Baka masalisehan tayo. Sige. Aha, may kailangan ka, Kuya Boy? Ah, yung ano pala, Babi, yung sahod ni Kuya, ano, Boy ng Linggo. Anong Sunday? Sasabay bukas, Kuya, ano? Ay, wala. Hindi ako babalik. Ah, hindi daw babalik. Very good, no? Hindi babalik. Boss, ano tayo, ano? Pwede pa. Ah, sige, number 12 ba? 12.
Kukulangin yan eh. Baka bukas na lang, no, kuya? Okay. Sige, sige, sige. Maraming chipping. Oo, oh, marami yan. Diba? Maraming request. Pwede maaaring chipping ka na isa. Oo, oh, dadaling ko rito. Yung plat yung bala. Yung plat? Oo, kasi pagkabilog, hindi maka ano maigi. Sige, sige. Dito naman tayo kay Kuya Dindo. Yan bali yung overtime na gagawin nila dito. Nakasalalay kay Kuya Dindo kung kailan. Ayun, depende kay Kuya Dindo. Kasi kailangan medyo malinis muna to bago inumpisahan. Ayun, Kuya Dindo. Kuya Dindo. Yes, yes, yes. Happy birthday, Kuya Dindo. Happy birthday, Mom Joy. Kaka-birthday niya lang eh, nung nakaraan. Aba, kinabit na yung all-floated panel dito. Ayos ah. Hindi na dito sa gilid. Aba, malinis na oh. Nakasegregate na. No? Aba talaga si Kuya Dindo eh. Iba na. May kasamang sayaw yan. Kaya ito yung ilaw. Iiwan ko na ito dito. Iba. Yun o. Kasegregate lang. Talong magpaganda yung ano. Oo. Ito yata yung pinakamahabang aluminum kitchen cabinet na ikinabit namin dito. Kasi yung isang mahabang ginawa natin, yung kay Ma'am Tet, kaso nga lang, hindi naman gawa sa aluminum. So ito nga po pala mga Karos, yung pinakamahabang ginawa namin sa aluminum kitchen cabinet. Kadalasan hanggang dito lang. Yeah, hanggang dyan lang yan. Since kumain pa kasi dito sa part na to, bandang corner area, yan na dumagdag tong isa. Tapos meron pa nito. Yeah, hindi pa pala tapos to, may pull out pa po yan. Yan. Hindi pa ito nakakabit, diba? Hindi pa. Kasi yeah. Kala ko wala dito, dito. Hindi, install pa yan. Nilagay lang muna. Tapos dito, ayun sa overhead, no, kuya, no, dito, sa vanity. Ayan, sa hanging pala, hanging cabinet, ayan, nakakabit na. Siyempre, i-overtime na lang namin yung mga accessories dito. Yan, bali may vanity naman na tayo rito, yung ang tawag dito, yung basin. Bali may basin laboratory naman na po tayo dito yan. Tapos kulang pa po tayo ng isang tiles, baka yung dati kong binili, yung itim para dito. Nakalimutan ko, hindi ko na nabili kanina nung nasa labas kami. Okay na rin po ito. Tapos yung ano, yung track light, ito pala. Hindi ko nasama sa sukat itong track light dito. Ay, kaya hindi pa natin na makakabitan. May ilalagay pa naman kasi dyan. Ano ko light to? Tinge of gray. Yan ang tinge of gray. Ganda na. Ang ganda na. Sa kisa niya sa taas. Hindi halata yung ano. Yung parang pinaka... Linis ko na yan. Linis na. Kaya pala eh. Natouch ko na rin. Kaya nga parang sabi ko parang hindi nagbago. Abangan nila kaya din na bukas. Ito ano. Na. Kaya abangan niyo po ito bukas. Anong gagawin kayo dito dyan? Abangan mo bukas. Design. Design. O, ibigay nga pala natin kay Kuya Dindo yung design. Hindi, okay. Patok mo. Andiyan sa... Andiyan sa logbook. Ito, mabawang sa gilid. Oo, sa gilid. Kasi, lagay na kami. Lagay na lang tayo. Kaya ito. Kaya, Dindo? Kaya, kuya. Kaya. Kaya. Mas maano pa nga yung ginawa rin itong geometric eh. Ganito lang to sir. Lining lang ito. Lining lang. Yan lang ang susundin mo. Pero wala to ha. Wala. Oh, yung ganyan ang kulay niya. Yan na. Abangan natin. Ano yan? Gold? Or gold? Hindi. Black. Black. Lining black. Maglalining. Magdaan mo lang lining niya. Yan ang mo na ng black yan. Tsaka mo lalagyan ng masking tape, tsaka mo ulit. Oh. Hanapin ka din daw bukas, ha? Kasing perfect lang makarinang ngayon, ha? Tara. Okay, dito naman tayo magbibigay ng updates sa project natin dito sa phase 1, yung baga. Ayun, nakuha na nga po pala yung mga panambak dito. Update sa ating mga materyales, yan, graba, buhangin, hollow blocks. Ito kahit pa paano, medyo lumuwag-luwag na. O, di ba? So, maraming salamat sa naghakot. Ito nga po pala mga Karos, sadyang mataas to. Dahil gagawin nga po ang kusina. Itong area na to. Yan, tapos yung asintada natin dito, syempre yung abot na yan hanggang taas pati rito. Yan, abot na.
Yan, pag matigas-tigas na, pwede nang patungan, no, kuya? Tuntungan na lang, kulang. Sige. Idadala tayo ng ano, mga scaffolding dito. Bukas. Yan, additional pa kami ng bakal para po sa ilalim. Yan dito. Sa flooring. Ay, nagawa ni Adonis. Yan, sinta rin dito. Eh, ito, okay lang sumobra kasi may pagsasandalan naman. Yan, tapos dito magiging pintuan po ito. Itong part na to. Ang kinuha namin sukat dito para magkaroon ng opening sa hamba ng pinto. Tsaka dito sa ilalagay na pintuan. Yung ano po, yung kama. Na may allowance na po yan, 200. Pero 190 pwede na. Para yung pinaka-frame, hindi naman po sasaya dito. Tsaka to, hindi pa nakukuha yung lupa rito. Sasako na lang po to, tapos dadali na lang doon sa dulo. Yan, saka na namin tatanggalin yung mga grills dito kapag medyo safe na rito sa likod. May coconut lumber na. Tinanggal na rin po yung screen door. Nakakasagabal po kasi. Yan, bukas kailangan nila ng tuntungan dito. Yan, linis-linis na lang. Paano yung sako, Tam? Dinala. Dinala. Naku, patay tayo dyan. Dinala yung sako. Bagay, makakaipon naman tayo ng sako. Sa mga simento. Yan, bali yung design nito. Naka-ano po yan. Naka-cladding. Itatiles po natin yan ng buo. Tapos makikiusap na tayo dyan sa may tanim nito. Kasi apektado po yung gawa natin dito. Ayan, hindi rin tayo makapaglagay ng ilaw. Tatanggalin na rin po ito. Kaya nyo tanggalin to? May pang tanggal ba tayo? Pati ugat na, no? Kailangan. Bale ito mga karos, nandito na po tayo sa bahay. Bago po natin tapusin itong vlog natin. Ayan, pahabol na shoutout mula kay Sir Ronnie Gapus. Sa Gapus Clan, Rikwanan, Rilorta, Roldan Clan. Yan, mabuhay po tayong lahat. Yan, God bless. Ingat po palagi. So, ito dito tayo sa bahay. Konting celebration lang. Ayan o. Happy birthday, Andre. Dali. Alika, Sheryl. Dali. Sing. Sing na. Sing na. Wala pa. Wala pang ano. Wala pang pambukas. Pansindi. Ayun, dun sa kakalan. Happy birthday, Bunggoy. Happy birthday, Bunggoy. Happy birthday, Bunggoy. Yay! Yay! Clap, clap, clap. Blow, Kuya Andre. Yay! Si Chanel na blow. Kasi laki mo yung nasa Bunggoy. Ayun, wala nga lang si Kuya Aki. Pero nasa school pa kasi. So, tara. Yan, kain na. Let's go, Chanel. Eat na. Kaya na. Ako pala ng panganay na anak niya si ni Pablo. Rin po natin yung mga ano, yung mga ano ba yun? So, since ano, ingay ng motor. Okay. Kapag may asintada po ng ano ba yun? May asintada po ng paikot ng inyong bahay ang inyo nung kasi po kung may asintada po ng ano yun. Mas maganda rin po. Bali yun. Dito.